Hello, magandang araw po. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Mark and welcome to Mark Collections YouTube channel. Ngayon po, ang share ko po sa inyo ay mga lumang coins ng Pilipinas. 18th century pa po. Ito po ay ginagamit sa Pilipinas noong panahong sako pa po ang Pilipinas ng bansang Espanya. Yan. Ito po yung 20 centimos Alfonso XII. Yan. Ito po ay isang set. Ang set po nitong 20 centimos Alfonso XII ay from 1880 to 1885. At yan po, na kumpleto ko na po, kaya po sineshare ko po sa inyo. Napakahirap din po makompleto nito kasi po yung isang year dito ay talagang napakahirap mahanap kasi napakababa lang po ng mintage. Ayan. Ito pong coins na ganito, may halo po itong silver kaya maganda pong i-collect. Meron po itong 83.50% na silver content. Yan. May diameter po ito na 23 mm at ang bigat po nito ay 5.192 grams at ang edge po nito ay readed. Yan, readed. Ito pong coins na ganito, ginamit po ito sa Pilipinas from 1880 hanggang na demonetize po ito noong October 1, 1904. Yan. So yan po yung harap ng coin or yung obverse. Check po natin. So yan po ang obverse. Makikita natin sa gitna ang image or yung bust ni King Alfonso XII. Siya po ay anak ni Queen Isabel II. Yan. So yan po, sa kaliwa nakasulat yung pangalan niya na Alfonso XII. Sa kanan naman ang nakasulat ay Por la G de Dios. Then sa baba naman ay yung year of minting na dito po sa coin na ito ay 1885. Yan, tapos may dalawang star sa left and right side ng date or ng year. Yan, so check naman po natin yung reverse or yung likod. Yan po. So sa gitna ay makikita natin yung coat of arms ng Spain. Then yung denomination nakasulat 20. Then sa kanan CS for centimos. Then yung nasulat na de peso. Yan. Then sa kaliwa naman nakasulat yung Rey Cons at sa kanan naman ay de Espanya at may dalawang star sa baba. Okay. Ngayon naman ay sasabihin ko po sa inyo yung mintage ng bawat isa or nung kada year. Ang mintage po yung bilang ng ginawang coin ng ganong year, kung ilan yung ginawa.
Yan. Unahin po natin yung ano, yung kung alin dito yung pinaka madami ang ginawa. Pinakamataas ang mintage. Ang pinakamataas pong mintage dito ay itong year 1883. Ang mintage po nito ay 1,972,000. Then pangalawa po ay itong 1885. Itong 1885 po, ang mintage po nito ay 1,344,000. Pero kung sa dalawa, mas madali po mahanap itong 1885 sa ngayon. Yung frequency niya, mas mataas po itong 1885 compared dito sa 1883. Yan. Then, ang sumunod na po ay 1881. Yan, ito pong 1881, ang mintage po nito ay 1,029,000. Then, next naman po ay itong 1882 na may mintage na 968,000. Yan. Then, ang sunod naman po ay itong 1884. Yan, medyo hard to find na po itong 1884. Madalang na rin po ito ngayon. Ang mintage po nito ay 859,000. Yan. At ang pinaka key date, pinaka hard to find, napakahirap po talaga mahanap ngayon, ay ito pong 1880. Kaya po, yan po, pambuo lang kahit hindi kagandahan yung condition nitong 1880 ko. Kita nyo po ba yung year? Yan, 1880. Yan po, 1880. Ang mintage po nitong 1880 ay napakababa kumpara dito sa ibang year. Kaya po napakahirap mahanap. Ang mintage po nito ay 70,000 lamang. Yun po. 70,000 lamang po ang mintage nito. Or yung copies or yung bilang ng ginawang year na ganito. Yung 1880 na 20 centimos. Yan, kaya po mataas po ang value niyan ng 1880. Kasi hindi po madaling makahanap ng ganyan. At yan nga po. So, nakompleto na po natin from 1880 to 1885. Yan. Okay. So, yan po. Napakagandang collection din po ito. Kasi ito ay pera ng Pilipinas, may silver content, at 18th century yung year. Kaya po, napakagandang i-collect din. Yan. Okay, so yan lamang po ang share ko para sa video ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po ay pa-like at pa-subscribe na din po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At pa-click na din po ng notification bell para po updated kayo pag mayroon po ulit tayong bagong upload na video. So, muli po ay maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Bye-bye po.